Hearing is resumed. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi ang tanong natin kasi nung kinlalify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, eh, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan inalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama dun sa high value target, tapos pinatay ng police. Kay Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay? Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair. Para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetoric. Walang Pilipino, Ms. Chair. Mayor ako, presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Ginawa mo yan. At magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipino. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga. Hindi kita po buhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi. What I'm trying to say is that we are not employees of government out there doing about their duties, especially the police. Awa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Can even you, can you do it? Makapatay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presume presumptuously. Tignan mo na, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil saka tatanong mo na. Well, alam mo to sa totoo lang. Ito totoo lang, ha? Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao. Mag-go around. Ano yung asin? Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer.
the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung, i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay, anak na, totoo yan. Kaya, yan yung sinasabi nila, totoo yan. Kaya, Mr. Chair, totoo yan. Ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta na sa list ng high value target, ang goal ay patayin. So, I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord, gusto ko mapanagot. O, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan nung high value target dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair, everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding, actually. Kaya isang malaking kapagulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. And Mr. Chair, another lawyer din po, si Attorney Chell. Simple lang po. So, ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay mag-alap ng ebidensya, mag-case build-up, at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list, ang napagtestiguhan ni PDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito, ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list, ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pa nga mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na pagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawa ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan nung ating resource person. Kaya ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC, kasi mismo ang dating Pangulo nagsabi na pilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos na ang term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po bang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguhan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko,
sinasabi ko na sa inyong ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa Druga. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation din sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbisiga doon. Ang tagal nila, hurry up! Kasi baka matandaan ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me being standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you will not, you never know kung ano yung resulta sa mga druga sa mga bata. You would never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And they are, kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas, and you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya na gunggong na ang anak niya. Pinaaral mo kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos na gunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. No. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na kung meron nga totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganung landas. Sir, so, Mr. Chair, ito, sir, na po yung huling tanong natin. May I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Okay. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huling tanong, kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong, kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismo economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dedicate, ganun ang mga inject. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nag-degosyo, nag-dedicate yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko incheck eh.
So, ano bang problema ko maglapit yan dito, puro kriminal? Eh, pag-ipag-inuman ako ng kriminal, pagkatapos niyan, barilin ko. Wala bang problema sa akin yan, pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang pero po yun lang, kainuman. Mismo presidential economic advisor, yeah. Ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Okay. Thank Mr. you. Mr. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Salamat. Mayor, presidente, tapos mag-ano-ano ka ng... Ano lang. Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair.